late 80s nang mabuo ang tinaguriang The Big Three ng pinakabagong koponan noon sa PBA na Pure Foods Hot Dogs. Bukod sa mahuhusay nga na basketball player, ay pangmati ni Idol pa daw ang kanilang datingan. Isa rin daw sila sa mga naging dahilan upang lalong sumikat at maging kaabang-abang ang liga. Sila po sina Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at Jerry Codinera. Muli nating balikan ang kwento ng tatlong ito at kung paanong itinuring sila ng marami na pinakabagong mukha ng PBA. Ang Pure Foods po na pagmamayari noon ng mga Ayala ay unang lumahok sa amateur league na PABL taong 1986. Nagkaroon naman ito ng pagkakataong sumali sa primerang liga ng bansa na PBA matapos lumisan ang koponan ng Tanduay. Nakuha po ng team ang ilang veteranong manlalaro mula sa Ram Masters na kinabibilangan nila Freddy Hubalde, Padim Israel, Willie Generalao, JB Yango at naatangan din pong maging playing coach ang nooy 3-time league MVP na si Ramon Fernandez. Bukod dyan ay swerte ring nakuha nila sa amateur league ang mga sumisikat ng players na sina Jerry Codinera, Lastimosa at Patrimonio. Nga lang ay bahagya silang nagkaproblema sa pagkuha kay Alvin dahil nga sa galing ito sa corporate rival nilang RFM Swift. Dahilan naman upang maantala ang paglahok niya sa team ng isang kumperensya. Agad na humatak ng napakaraming fans ang bagong koponan na ito at unang season pa lamang nila ay dalawang beses na itong nakapasok sa finals, nga lang ay parehong sawi. Pero ang talagang naging sentro ng atensyon ng tao ay ang tatlo nilang bagong manlalaro. Sa mga panahon na ito ay sila rin ang itinuring noon na pinakasikat at in-demand na basketball players at itinuring nga na The Big Three ng Pure Foods franchise. Sa taong ito ay nahirang po na Rookie of the Year si Jojo Lastimosa habang nag-uupisa nang maging dominante sina Alvin at Jerry. Kabi-kabilang TV commercials at maging pelikula ang nai-offer sa kanila na lalo namang nagpatayog ng kanilang kasikatan. At matapos ang apat na runner-up finish ay tuluyan na nilang nasungkit ang kampiyonato ng 1990 PBA Third Conference. Nga lang po ay sa pagpasok ng sumunod na taon ay tuluyan nang natibag ang Big Three ng team sa paglipat ni Lastimosa sa Alaska kapalit ni Elmer Cabahog. Bagamat tatlong taon lamang talaga silang nagkasama-samang tatlo ay marami pa rin ang nagsasabi na isa sila sa pinakamalakas na Big Three sa kasaysayan ng liga at marahil maraming kampiyonato pa sana ang kanilang pagsasamahan. Marami man ang nanghinayang sa pagkakabuwag ng trio ay nagpatuloy naman pong naging masigla at matagumpay ang kani-kanilang mga karera sa basketball. Si Jolas po ay 9 beses pang naging kampiyon sa Alaska habang sina Jerry at Alvin po ay halos 1 dekada pang naging magkakampe sa Pure Foods at 4 na ulit pang nakalasap ng kampiyonato. Kalakip dito ang 4 ding MVP awards ni Alvin Patrimonio. Bukod dyan, ang tatlong ito po ay napasama rin sa 25 greatest PBA players. Kaya naman, di ba? Isipin nyo na lang kung nagtuloy-tuloy ang kanilang samahan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang mga PBA retro stories. Hanggang sa muli!